Hello guys, so kumusta kayo? Pakita ko sa inyo yung part 2 ng ating pagtatanim ng kamatis hydroponically by a cracking method dito at sa ating 40 liters. Ito guys, di ba naalala nyo, nagtanim tayo ng parsley, tumubo, tomato. And since tomato to, nilipat natin dito pero namatay. Yung dalawa, yun yung isa, tapos ito yung isa, no? Nalalanta sila. So ito kasi namumulaklak yun. So parang matanda na sila, hindi na yata kinaya yung transplant shock, no? Actually nakalubog yung ano eh, yung ugat kasi. So since crack ito, hindi dapat siya nakalubog totally. Akala ko pwede yun sa, dahil kamatis to, paugatin ko sana, no? Pero namatay sila. Ngayon, pinalitan ko na naman sila ng bago. Ito, mga 2 days na yata ito. So, remember guys, so update ko na ito is after mga 4 days na yung transplant. So, naglagay ako din ng aeration dito para to make sure na hindi sila malulunod. Ito, binili ko to guys sa online. Actually, ano lang to eh. Para lang sa ilaw, rechargeable na solar para sa ilaw. Tapos kagandahan nito may USB na sasaksakan, tapos bumili na lang ako ng USB na pang-aeration. Ang nilalagay natin dito, yun yung ano, ilaw lang yan guys, no? So pakita ko sa inyo yan guys sa description below kung gusto nyo bumili ito online. Ang emergency power na chinacharge yan via solar din, and para pwede din sa ano, sa outlet. Ayun, yung maliwanag to guys. Tapos may mga saksakan din diyan para sa mga apat na bombilya. Okay, tapos fully charged siya. Ayun, saksakan niya para sa outlet kung hindi masyadong maaraw. Pwede yung ano. So yan, 220 volts, 50 to 60 hertz. Tapos yung input niya is 9 volt, output niya is 5 volts sa USB. Okay, so tamang-tama siya dito sa ating aeration. Matipid din sa kuryente itong ating binili na to. Kaya din siyang i-power ng ano, power bank lang. Para ano lang to, para sigurado lang na para magkaroon ng hangin ng ating ano, mga tanim. So yung first batch hindi sila nabuhay, sana itong mga second batch na to magtuloy-tuloy na sila. Tapos nilagay ko rin yung ugat half na nakalubog lang para makahinga. Original talaga dito, balak ko dito is cracky lang talaga siya. Wala akong balak na gumamit ng aeration, no? So yan guys, no? Medyo mainit ngayon kaya nakasilong pa rin siya hanggang ngayon dito, hindi kinakaya ng ano. Pero try lang natin to kasi hindi ko naman alam talaga kung anong klaseng kamatis to. Ayan, nilagyan ko rin ng tali kasi nung nakaraan lumubog sila guys, lumubog. Nagsinkin siya kasi nakaipit lang naman sa dito sa ating pool noodle, lumubog sila. Ngayon just to parang double check ano din, safety, tinali na natin to, kinlip na natin. So, bigyan ko kayo ulit ng update on the next video. Medyo sana tumubog pa to ng medyo matagal-tagal. Alright, so takpan na lang natin ulit to. Tapos lahat ng mga gamits dito guys, yung balde, mga tali, pool noodle, solar, aeration, nasa description nitong video na to guys. Click nyo lang yung mga links doon kung gusto nyo bumili ng mga to. Guys, kung may mga suggestions kayo guys, sabihin nyo sa akin kasi first time ko tong magtanim ng ano, tomato hydroponically. At mga to hindi sila sanay sa ano, sa tubig. Tumubo sila sa lupa at tin-transplant ko lang siya dito. Malaki na sila. Supposedly dapat
habang bata sila, sinasanay na natin sila supposedly sa tubig. Pero mga to, wala kasi akong balak talagang patubuin ng mga to. Parsley dapat ang mga to tumubo is tomato. So ngayon lumaki na sila. Yan. Ipat natin dito sa tubig. At itatry natin kung anong kalalabasan nito, guys. So update ko lang kayo. Hello guys, so after 3 days, ating mga kamatis, ito pa rin sila, nakatayo kasi nakatali, pero lantan na sila, parang yan ang mga dahon nila, ano na, nagigib, bumibigay na sila. Ayun, hindi naman sila lumubog, no? Pero tinanggal ko din kasi yung ano, yung aeration dito, kasi pala ko talaga dito is, ano lang sila, cracky. No, tinanggal ko yung aeration, patay sila doon. Pero yung mga to, itong mga dalawang cherry tomato naman to, guys. So ibang mga to, talagang sanay ito sa tubig. Tumubo talaga mga to sa tubig. So kaya nabubuhay pa sila. Tapos since namatay yung mga nandun, kinuha ko na lang yung aeration, nilagay ko dito. Para double safety, ta mabuhay sila. Kasi ngayong mainit yung panahon, kahit may aeration, bumibigay pa rin sila. Kaya sa sobrang init, guys, ng panahon, ngayon ay March 5. Ay, May 5, no? May 5. Init, guys. So, 34 degrees centigrade Celsius, no? So, dun dapat yung nakalagay. Pero sinilong ko muna dito para hindi sila mainitan yung itong aking cherry tomato hydroponically. So, ito lang yung mga tomatoes ko growing hydroponically. At ito yung mga to, yung cucumber ko, may separate video ako dyan. Magbibigay din ako ng updates, no?